Kidlat News Updates. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong pwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan ngayon. Sa harap ng umiinit na tensyon sa West Philippine Sea, ilulunsad ng Pilipinas at Amerika ang pinakamalaking joint military exercises ngayong taon. Inihayag ni Philippine Army Chief Lieutenant General Romeo Bronner Jr. na ito ang pinakamalaking military drills sa nakalipas na 7 taon. Ayon pa sa Army Chief, lalahukan ito ng higit sa 8,000 sundalo mula sa 2 bansa. Dagdag pa niya na mahalaga ang pagsasanay ngayong taon na sesentro sa lahat ng uri ng bantang kinakaharap ng isang bansa, man-made man o natural. Samantala, umalma ang Department of Foreign Affairs o DFA sa depensa ng China sa laser pointing incident malapit sa Ayungin Shoal. Ayon kay Foreign Affairs spokesperson Teresita Daza, walang dahilan para pagdudahan ang ulat ng Philippine Coast Guard. Naghaina ng diplomatic protest ang kagawaran hinggil sa naturang kontrobersya. Magkakaroon ng sariling imbestigasyon ang Philippine Competition Commission sa posibleng kartel sa industriya ng sibuyas. Sa harap ito ng pagdududa na ang naturang kartel ang nasa likod ng pagtaas sa presyo ng sibuyas at kakapusan ng supply nito sa pamilihan. Sa isang statement, sinabi ng grupo na Nobyembre pa noong 1 taon nang magsimulang tumaas ang presyo ng sibuyas at iniimbestigahan na nila ang presyuhan nito sa mga pamilihan. Tinukoy ng PCC na sa ilalim ng Philippine Competition Act, may multang aabot ng 100 milyon pesos at pagkakakulong ng hanggang 7 taon ang negosyanteng mapatutunayang nagsasamantala sa sitwasyon. Maghihigpit ang Department of Labor and Employment o DOLE sa safety and health inspection sa mga pribadong kumpanya. Nabuo ito matapos ang Labor Inspection Summit na pinangunahan ng kagawaran kamakailan. Sinabi ni Labor Secretary Bienvenido Laguesma, isa sa bagong sistemang ipatutupad ay ang pagkakaroon ng technical advisory visits at recalibration ng inspection program. Masusiring aalamin ng DOLE kung sumusunod ang mga kumpanya sa rules on working hours at payment of benefits sa mga manggagawa. Noong 1 taon, umabot sa 80,000 na private establishments ang sumailalim sa inspeksyon na nakabenepisyo sa 4.5 million workers. Para sa Kidlat News Updates, ako si Rosalyn Sinchongko, nag-uula. At inyo pong natunghaya ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatili nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.